Magandang araw mga boss. Ngayong araw na to ay mag-install tayo ng breaker sa ating panel board mula sa pagja-jumper o ang tamang pagtugtong ng ating wire, tamang paglagay ng screw sa ating mga breaker, tamang paglagay ng circuit breaker para maiwasan natin ang pagkaroon ng loose contact at pag-i-install nito sa ating panel board hanggang sa matapos ito. Pero bago muna ang lahat, intro muna tayo. Magandang araw mga boss. So ito yung nabili nating mga switch, outlet at mga circuit breaker. At meron din ito mga pin light. So bali kumpleto na ito mga boss. At nalagyan na rin natin ng wires yung ating mga PVC. Ang kulang lang nito ay pag-install ng circuit breaker, outlet at mga switch. So yan lang yung kulang natin mga boss. At saka meron pa yung pin light. So unahin mo natin ito sa circuit breaker. So bali ang ginawa ko mga boss, nag-jumper ako dito ng bali itong dalawang lane nito, parehas din itong outlet. So pwede na naman ilagay nyo ito sa breaker, pero ang ginawa ko, dinugtong ko lang dito yung wire ng isang outlet. So mapunta sa ating circuit breaker ay dalawang wire lamang. So hindi apat, kaya dito ko na lang ito ginamper. So sa pagdudugtong mga boss, dapat gagamit kayo ng pliers para maiwasan natin yung o pagkakaroon ng loose contact. And dapat higpitan nyo ito ng applies. So yan, dapat hahatiin nyo yung ating copper into, i-divide nyo ito ito. So yan, pagkatapos nating dugtong yan, so lalagyan natin ng electrical tape. So sa paglalagay ng electrical tape mga boss, dapat mas makapal pa sa insulator yung pagkalagay nyo ng electrical tape para sigurado tayo maiwasan natin yung circuit. Bali, binalatan natin yung ating wires na sukat na 1.5 inch, at pagkatapos yan ay ilagay natin yung screw ng circuit breaker. So yung technique ko mga boss is tinanggal ko yung screw ng circuit breaker at inuna ko doon sa wire. Yan, so nilagay ko doon sa wire yung screw ng circuit breaker para mahigpitan ko siya ng todo gamit niyong pliers. Ganyan yung technique ko mga boss para maiwasan natin yung pagkaroon ng short circuit. So next is ilalagay na natin ito sa ating circuit breaker. So double check nyo lang yung amperes ng breaker nyo mga boss kung tama ba sa wire na yung ginagamit. So halimbawa itong ating wire na itong number 10 stranded, ito yung para sa ating mga outlet. Ang gamit nating circuit breaker ay 20 amperes. Ganyan. So una mga boss, gagamitan nyo muna siya ng screwdriver. So pagkatapos ko ng screwdriver, portable hand drill yung ginagamit ko sa paghihigpit. Ganyan. Para 100% maiiwasan natin yung pagkaroon ng loose contact. Ganyan, so hand drill yung ginagamit ko. So pwede din naman screwdriver yung gamitin nyo, pero dapat siguraduhin nyo lang na mahigpit. So, ito na mga boss, inuna natin yung ating. So pagkatapos natin na-install yung ating mga screw at ilalagay na natin ito sa ating panel box. Pagbago yung circuit breaker mo mga boss, mahirap talaga itong ipasok sa panel board. Alalayan nyo konti yung mga paa ng circuit breaker nyo na papasok doon sa ating panel board. At pagkatapos ay dahan-dahan nyo itong pupukpukin. So dahan-dahan lang mga boss hanggang sa bumaon ito sa ating panel board. So yan mga boss, natapos natin yung ating isang circuit breaker. Pagkatapos yung maglagay ng wire sa circuit breaker, so i-install nyo agad ito sa panel board natin para hindi pangitingnan. Ganyan. So next, ito yung last. 1 hour later. So
So ito na mga boss, natapos natin na install yung apat nating breaker. Bali ito yung panghuli nating breaker na install, ito yung para sa ating main breaker. Bali yung apat na yan is yun yung sub breaker natin. So sa apat na yan mga boss, so yung isa niyan is yung outlet sa ating living room. So gumamit tayo ng number 10 na stranded wire. At yung amperes ng ating circuit breaker ay 20 amperes. Yung pangalawa namang breaker niyan mga boss, ayan yung outlet sa ating kitchen. So same pa rin, number 10 yung sukat niya at saka 20 amperes. So yung pangatlo namang breaker mga boss, yan yung para sa ating ilaw. So number 12 yung sukat niya at yung amperes ng ating circuit breaker ay 15 amperes. At yung pang-apat naman mga boss, yan yung para sa ating aircon. So bali yung ginamit kong wires ay number 12 lang din. At yung amperahe ng ating circuit breaker ay nasa 15 amperes lamang. So bali yung aircon na ilagay dito mga boss is yung inverter naman. So kaya-kaya lang yung 15 amperes na breaker. So yan mga boss. So bali 6 branches yung ating panel board. So meron tayong isang slot na bakante. So in case na magpadagdag ng isang outlet, so meron tayong slot na bakante. So next is lalagyan na natin ito ng cover. So maganda yung nabili nating panel board mga boss kasi meron siyang cover at meron tayong isang slot na bakante. Ganyan. So abang yan pa in case na magpadagdag sila ng outlet. So importante mga boss, natistiran nyo muna lahat ng wire bago nyo i-install yung circuit breaker. So sa bandang ito, natistiran ko na lahat at hindi ko lang nabidyohan. Pero natistiran ko na lahat ng wire, yung halimbawa yung sa ating outlet, lalo-lalo na yung sa ating mga ilaw. Dapat natistiran na natin yun mga boss. Dapat walang short dito. So bago nyo i-install yung circuit breaker. So importante yan mga boss. Dapat ititest nyo muna ng tester yung mga wires na wala bang loose contact or short. So yan lang mga boss. So itong circuit breaker nating binili mga boss, mas mahal ito ng konti sa Ruyo na brand. So mas makapal din ito at mas matibay kaysa Ruyo na brand. So yung Ruyo na brand mga boss, okay lang naman. Pero yung binili natin is ito, itong mas mahal ng konti kaysa Ruyo. So lilinisin lang natin ito ng konti. So ito na mga boss, natapos na natin na install yung ating cover sa ating panel box, sa ating panel board. So lilinisin lang natin ito ng konti. Ito, ganyan. Para malinis tingnan. So sa susunod na araw mga boss, ay mag-install tayo ng ating outlet, switch, at saka yung ating mga ilaw or yung ating pin light. So hanggang dito na lang muna mga boss. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan yung video na to, please like and subscribe this channel.